Sarap. Totoo, hindi ko kayo ginujuk. Masarap. So, good morning. Bali, ito, naka-long sleeves ako ngayon pang Superman kasi gagawin natin ngayon yung pinakausap sa atin na parang semi-challenge kung okay daw ba yung pagkain ng mga itlog ng langgam. So, susubukan natin. Kaya ako naka-ganito kasi sabi ng kaibigan ko, yung puno daw nila na mangga puputulin o meron daw mga langgam doon. So, tara, let's kuha tayo ng itlog ng langgam tapos luto natin, tignan natin at tikman natin kung anong lasa. So, tara, samahan niyo kami. Ayan, no? Ang daming ano, mga langgam. Diyan nakapwesto yung mga itlog nila. Bali, yan na lang yung inabot namin, yung mga tangkay. Tangkay lang na mga puno ng mangga. Puro mga tangkay-tangkay na lang. Putol-putol na rin pala yung ano, yung sanga-sanga lang pala yung mga pinutol. Hindi pala puno. Ayan, grabe, oh. May mga anlalaki. Mga piyok pa pa silang nakuha na isasalba siguro dun sa bago nilang pugad. Ang lalakas talaga nila, sobra, tsaka nalakas kumagat. Eh, pag naluto natin ito mamaya, eh, sana tayo rin lumakas. Kasing lakas ng mga langgam na to. Ay, grabe. Tignan natin mamaya kung ano lasa. Ayan, bali, habang hinuhugasan, nilagay din muna sa ano, sa planggana ng tubig para hindi masyadong gumapang, hindi tayo makagat ng sobrang dami. Tapos yan, pinipili na rin namin yung itlog tsaka yung mga langgam. Pero grabe, puro pinagkakagat talaga kami. Ayan, si Sir BJ, sobrang dami rin yung kagat. Ako, ang dami rin. Nakipakita ko sa inyo yung kagat ko. So, grabe. Masyab, sino may itsura? Ito yung itsura nila. Lalo ng itlog tsaka mga ano. Tikman ko isa. Parang buko na, parang gatas yung lasa. Grabe. Ay, grabe, sobrang kati. Ang kati talaga. Ano? Parang may sugat na tong leeg ko. Sobrang ano? Pulang-pula na yung leeg ko, sigurado. Ang kati talaga. Ay, gumagapang pa rin habang nag-ayos ako dito. Namimili ako ng mga itlog. Mayroon pa rin talaga na kumakagat sa ano sa leeg ko. Guys, grabe, tingnan niyo to. Pulang-pula, puro kabilaan. Ayan. Protektahan nila yung ano nila. Para dito lang. Para dito lang sa mga itlog. Grabe. Ayan pa, may isa pa yun. Ito, ayun. Ayun. Walang kamandag. Oo, buti walang kamandag to, kundi yari. Ayos, guys. Hanggang dito pa pala, oh. Magamagana yung mukha ako, oh. Ayos, ayos. Cooking time na.
Ito, bali ginagawa namin, igigisa lang to. Naghihiwa lang muna ako dito ng ano, sibuyas, tsaka kamatis. Yan, halos yan lang naman yung sangkap na ginawa namin. Tapos nilagyan lang ng asin lang talaga, tsaka konting paminta. Tapos yun, pagkatapos nito, titikman na natin, makikita nyo na po kung anong lasa. Yan, yan yung itsura ngayon ng iahalo namin. So, puro ano lang yan, puro itlog, larva, mga ganun lang po. Mas malalaki pa sa mga nanay at tatay aunts. Grabe. So, yan yung mga larva, pupa, tsaka mga eggs ng mga river ants. So, yung mga malalaking antik-antik dun sa, ano, sa taas ng puno ng mangga. Yan po yung niluluto natin ngayon. Ayun, mga kuya, luto na. So, tikman natin ngayon kung ano lasa na itong ano, antik na nagpamagana mukha ako. Ayan. Ito ha, may lamihan natin konti. Ay, karap! Totoo, di ko kayo ginujoke. Masarap. So, try nyo, panalo to. Okay pala. Kahit na medyo pinagkakagat tayo ng antik kanina, okay. So, ayos. Panalo tong lakad natin ngayon. May sili pa yan, ha? Alright. Anong masasabi mo sa lasa? Iba, sarap. Sarap, no? Panalo. Yeah, okay pa rin. Sir, subukan mo rin. Subukan mo rin. Okay, sarap. Panalo, no? Panalo. Napakain na si Papa yata ng manok. Ayos, no? Ayos. Grabe. Yung lasa niya, grabe. Di ba sa masarap? Itog ka parang ano, gatas na kumakatas na gano'n. May mali rin ako, hindi ko nakita na. Tapos pumuputok-putok yung, kala mo may, sarap eh. Parang may pagkagat mo may malakas na, na katas gano'n na pumuputok-putok. Gabing, sarap talaga. So, panalo yung pagkakaluto natin. Ayun tayo. And guys, may kumakagat pa ito. So, pulang-pula tayo. Grabe, ang likod. Ayun, tingnan niyo yung nangyari sa mukha ko. Ayan. So, pulang-pula. May kumagat din kasi dito, tsaka dito. So, halos namaga, namula yung ano, kumakati, sobra. Ayun, so, tingnan niyo naging epekto. Sa panguhuli namin kanina, ng baby dito, no? Habang niluluto, ganun. Aba namimingit kanina, yan yung epekto na kulang po. Mga kuya, mga ate, so eto, nakauwi na ako ng bahay, naligo na rin ako. Ngayon, pakita ko sa inyo yung epekto sa akin sa bahay nung pagkain natin ng masarap na itlog ng antik o yung weaver ants. So, ito po, ang may papayo ko lang, kung meron kayong mga allergy, huwag po kayong mag-take nito. Tapos, hanggat maaari, may kasama kayong expert na kumukuha para iwas na kagat. At kung ano, hanggat maaari, kung pwede kumonsulta kayo sa mga physician, sa doktor, kung may plano kayong mag-try ng ganito. So, sa akin naman, hindi sobrang matindi. Alam ko, wala naman akong background na hindi maganda. Sinubukan ko lang para sa sarili ko, pakita ko sa inyo. Pero, sa video na to, sinasabi ko sa inyo na huwag niyong gagayahin basta-basta itong ginawa ko sa pagkain ng itlog ng langgam.
So ito po, pakita ko po sa inyo yung sa katawan ko, no, sa likod lalo na. Yan, medyo ang pakiramdam ko po niyan, makati na namamaga, na gano'n, na mainit. So ito, pinagpapawisan nga rin po ako ang ano ko. So yan po ang ano, medyo makati po yan hanggang dito. Yan, hanggang dito, makati po yan sa likod. Tapos masakit yung mga pinagkakagat ng langgam sa akin, masakit. So yun po yung ano. Ito, medyo makati pa po yan hanggang ngayon. Tapos mainit na pakiramdam na kati. So parang siguro may allergy ako sa mga ganyan, yung mga sting-sting, bawal sa akin yung mga ganun. So yan, ito pa, sa bandang ito hanggang sa harap ko konti eh. Hindi masyadong halata yung mga kati. So dito sa bandang leeg ko. So yun guys, no, yun po ah, huwag nyo po basta-basta gayahin. So maraming salamat sa panonood, lalo na sa mga subscriber natin. Shoutout sa inyo, thank you lalo na sa mga subscriber na patuloy na sumusuport at nanonood. Masasabi ko lang po sa inyo ay paga. So bigyan ko lang po kayo ng update kung ano po yung nangyari sa akin kagabi, no, pagkatapos ng huling video natin na nakahubad ako, pinakita ko po sa inyo. So ngayon po, okay na po ako. Kagabi, sobrang kape, init ng katawan ko. Kaya tumakbo po kami ng ano, ng mercury drug, at bumili po ng cetirizine. Kumbaga yung ito po, pang ano sa allergy. So isa lang yung ininom ko, at mga siguro mga 5 minutes lang, guminawa na, nawala agad yung kate, unti-unti nawala yung pantal. Kasi yung buong likod ko po, lamantal, uminit yung leeg ko. So yun po ang update natin ngayon. Gusto ko lang kayong inform, lalo na po yun sa mga nag-aalala. Okay po tayo ngayon. Wala na po ang ano, nararamdaman. Okay na po. So maraming salamat sa suporta. At ulit po, advice ko lang, huwag niyo po basta-basta susubukan yung ginawa ko noong nakaraan. Ayoko pong may mapahamak po sa inyo. So hangga't maaari, meron kayong kasama sa nanunungkit na sanay para hindi po kayo makagat masyado ng mga malalaking hantik. At saka kung ano po, may mga allergy kayo, huwag niyo na pong subukan, baka po magkaroon ng reaction po sa katawan nyo. O kung gusto niyo talagang subukan, mapapayo ko po, kumonsulta po muna kayo sa inyong physician, sa inyong doktor, para po iwas po tayo sa mga hindi sobrang mangyaring hindi sobrang kagandahan pwede mangyari po sa atin. Sa akin daw po, sabi ng kaibigan ko, pwede daw palang medyo kung mas malala po ang epekto, medyo delikado rin daw po pala yun. So muli po, huwag niyo pong gagayahin, at nagpapasalamat po ako sa mga nag-aala. Okay po tayo, okay po, safe naman po tayo, at nagpapasalamat po ako sa inyong suporta. So thank you po, God bless, bye bye.